Hi everyone! So welcome back sa ating channel and mabuhay sa kanilang lahat. And of course, it's me again, JING ASTOR, and welcome back sa ating channel! So ayan, today's video, actually, maraming mga bagay or content na naiisip ko, pero I feel like it's boring. And it's not a guarantee na yung gagawin ko ngayon is boring din. Anyway, so ayan, nag-iisip ko sa ako ng mga content, yung magandang content. So ayan, naghanapan ako ng mga content sa ibang mga YouTubers. Like, basta sa BNT, bakla ng taon, nag-ano sila ng mga, like, mga old pictures nila. So ayan, this time, yung content natin is we will be reacting our old photos from the past. Old photos from the past, di ba from the past? Anyway, so ayan, if you're interested, please don't forget to subscribe. Please subscribe. Subscribe, nandiyan niyo po yung subscribe, then hit mo na yung notification bell para at least ma-update kayo. Para and every time na magpo-post tayo ng video, update kayo, di ba? So anyway, let's start. So actually, nakita ko siya na, di ko alam kung matutuwa ako or kinakabahan ako sa mga pictures na ipapakita ko sa inyo kasi talagang, dang. Pang out of this world. Makikita niyo yung pagbabago ng JING ASTOR para siyang ano, evolution of human. Human being, from unggoy to tao. Anyway, so ayan. So ipapakita ko sa inyo yung pinaka-first na picture. Actually, wala akong mga picture na pagbata. Yung high school lang. So ayan. First picture natin is ito. Ayan. Alabay. This is from, JS Prom namin to. JS Prom. Makikita nyo yung suot ko. Actually, naghanap yan si mama. Remember ko. Hindi talaga ako dadalo sa JS Prom. Kasi wala nga akong tuxedo. Tapos yung tuxedo, actually hindi siya tuxedo, para siyang jacket. Yung para pang winter. Yan. Suppose hindi dapat tuxedo. Pang winter yan siya. Pang winter siya. Wala naman akong choice. Tapos nakita lang namin, naalala ko kung sa ukay-ukay or sa ukay-ukay ba to? Ukay-ukay or hiniramo. Yan yung ginamit ko. Kinakailangan ko naman kasi dumalo sa JS Prom. Kasi ako yung tatanggap sa Music Award and sa Key of Responsibility. Because third year ako nito, tapos going to fourth year. Kasi ako yung SSG President. I was elected as SSG President, diba? Imagine. Alam, yung bata ko pa dito, tingnan yung dalagita, para kong tumboy dahi. Eto, ayan. Ang ganda. Siya yung naging JS Queen. Prom Queen, Queen of the Night. Eto. Ang bata ko pa dahi. Halata-halata yung ano natin. Parang leather siya. Yung suot ko dito, parang leather. Tapos hindi kakulay. Brown, tapos black. Basta, sa una yun, wala kasi walang uso yung yung mga passion. Hindi ko alam. Kumpara dito ngayon, yung mga bata ngayon is napaka ang tawag dito? High stylish? Stylish? Yes, mga fashionable. Eto. nabayot na si JING ASTOR. Kung tingnan nyo, may pa-maskara. Actually, maskara. Bakit may maskara? Kasi may presentation every section. Yung section kasi namin is 11 section. And then, yes, we're the first section. First section. Tapos yung sa group namin, sa klase namin, is merong dalawang performances. Dalawang performances. Yung sa amin, waltz. Waltz. So, yes, choreographer, di ba? Basta mga ganyan-ganyan, maasahan nyo ako mga choreography. Naaalala ko dito, I was choreographed two groups sa klase namin. And that was successful. Yeah, I'm so proud for myself. Yeah, and of course, ayan, di ba? Mahilig yung mga, nung una, mahilig pa yung mga fansign. Ay, ako, di ba? Lalaking baklo. Sa panahon nito, yung mga picture ko dito, hindi pa ako,
eto, I guess summative test siguro to, summative test. Nakuha ko pang magpicture, 'di ba? Tapos yung pinakauna itong gamit na yung phone na ito na gamit ko is yan yung pinakaunang cellphone ko, which is Charing Mobile na may TV. Naalala niyo yung Charing Mobile na TV? Yan yung pinakauna kong cellphone. And then yung cellphone ko na pinag-ipunan ko, that was, I guess, mahal pa kasi nito nung time, that is 900 pesos. O, 900 pesos pa yun. Na may camera siya, tapos may TV na, may antenna. Diba? Saan ko pa dito? Sa panahon nito, wala pa akong kain. Hindi pa uso dito yung Bonaki. Ang may laban. Yes, ayan. I'm so proud of myself. Third year ako nito. Hakot award, diba? Hakot award. Di ko inakala. This is my very first time na nakahakot award ako sa almost all sa mga subjects ko academically. And na-remember ko, yan yung ano, yung kasi nung time dito is SSG president na ako dito. So yung design na nasa likod, ako yung nagpinta yung mga ano, mga letter yan. Ako nagpinta. Kasama ko yung mga SSG officers. Tapos ako na rin nag-design, 'di ba? Yung recognition namin, oh, which is kasali rin ako. Ako din nag-design. Kasi nung time kasi mahilig kasi ako sa mga designing yung mga interior design. Interior design yung mga sa mga backdrop mo, oh. Mahilig talaga ako sa mga ganun-ganun. So, yes. Oo. Pinabongga ko talaga kasi alam ko meron ako award na makukuha, pero unfortunately wala diyan si ano, wala diyan si mama. Oo, nare-remember ko nung high school ako, hindi pumupunta sa mama kasi busy. So yung nagsusuot lang sa akin sa ano ng medal is yung ano, yung teachers ko. Minsan na ano din ako pag nandiyan yung parents ng ano ng mga kaklase ko, tapos yung sa akin wala, pero okay lang yun kasi naiintindihan ko na busy sila mama, sila papa. And yun, nagsusuot sa akin yung ano na, sa, minsan sarili ko, minsan yung teacher na lang. If wala, yung teacher na lang, diba? O, tas ayan, o, diba? Yan yung mga classmate ko. Eto, dito si, ano to, si Emily, nakalimutan ko na, si Jason, si Charmaine, si Pearl, oo, Perlin, si Perlin pala to. Mga ano yan, mga, so sana sa National High School. Hello, my alma mater, sana sa National High School. Yan yung school na dyan ako nag-graduate. And then of course, yeah, this batch. I really miss this batch. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Yung matangkad na, no, yung ito yeah, yan, yung lalaki yan. That is our salutatorian. And then this one, yung babaeng mayroong pink jacket. Yan yung aming, ano, third honorable mention. And then this one, yes, my friend, Perlin Haka. And of course, ayun, diba? Nung time talaga, mahilig na ako mag-makeup. Mini-makeupan ko yung, ano, yung kapatid ko. Tapos, I remember, as in, very confident yung mga kapatid ko. Hindi ko alam. Minana sa akin. Napaka-confident. Ako nag-makeup dyan. Tapos, I guess, galing na ako dito sa, ano, sa Cebu. Oo. Nakapag-vacation ako. That was Santa Cruzan. This is Little Miss Santa Cruzan. And she won second runner up. Tapos, sakop award din siya. Kaso nga lang, nabitay tayo sa ano, sa question and answer. O, yan yung kapatid ko, yung sumunod sa akin. O, 21 years old na ata siya ngayon, tapos meron na siyang anak. Ayan. And of course, ayan. Pag mga project, napaka, maasahan niyo ako sa mga project kasi ayoko talagang malilate. Pag pagpapasa ko ng mga project, ginagawa ko talaga. Ayan. This is diorama, I guess. Oh, diorama. Diorama? Ano ba? Oh, fourth year high school ako dito. Parang, yung ano dito is, effect dito is parang ano siya. Hindi ko alam, makalimutin ko ng tagal-tagal. Unity, ah? Okay, parang community siya. Oo, tapos may nakanag Unity. Ewan ko. Ay, si Bangkay. Eto, nung panahon na napaka-busy, oh. Fourth year high school ako dito. Basta mga role play and mga performances.
I always lead my grupo kasi gusto ko talaga maganda yung performance. Minsan pag natatalo kami, umiiyak ako, ganyan ganyan. And talagang napakasungit ako nung time na yan. Tapos I'm always serious when it comes to mga performances. Ginagawa ko yung lahat kasi I am aiming for the best of the group. Gusto ko i-set yung goal namin na dapat manalo, ganun. Kasi nung time kasi first section kasi kami, oo. Tapos syempre of course yung mga ibang section expectation ganun, yung mga kalaban natin ganun ganun. Pero yung sa akin talaga, I just want to give the best performance. Para wow, ganun, 'di ba? Kasi na-remember ko, we always have that competitiveness na nasa grupo namin. Hindi kami talaga nagpapatalo. Always talaga nandiyan yan. Oh. Yeah. Ayan, diba? Tapos yan yung ano namin. That time kasi, I was SSG president. Tapos yan, si Abdullah Kim Calceta. Hi, Abdullah Kim Calceta. Hello, our president, school president namin. Sa classroom president. Oo. Yan yung every time mag-ano kami, maggagawa ng mga role play and mga ganun, mga sayaw, he always there. Oo, he is always there. Para magalit din kasi napaka malaking boses nito ni Abdullah Kim Calceta. Ayan, Abdullah Kim Calceta, hello, shout out sa iyo diyan. And ayan. Ito katatapos na ng graduation, no? Nakapag-graduate na tayo dito. Tapos naligo kami ng mga dagat, maraming dagat. Oo. Naligo kami. Tapos ayan, hindi ako naligo dito. Parang reunion ng mga classmates namin. Eh yung peg natin dito is parang anghel na nalaglag. Yung gilaglag. Ay, ininom ko. Tapos ito yung itsura. Ano nangyari sa iyo? Ano ginagawa mo kahit ang init? Oo, init. And yes, ito yung time, the best. Yeah, this is the greatest moment of my high school. When I graduated, oh yes, I graduated valedictorian, ayan. Tapos next sa atin is, ay, first honorable mention pala. Oh. Second salutatorian, ngayon si Jason Carmen Dadola is nagtuturo na siya ngayon sa ano, sa Leyte National High School. Leyte National High School. Tapos, first honorable mention, Charmaine Labita, Laverus Espinosa, and si Salazar. Actually, kaming lima, nag-take kami ng upkat. Oo. Hindi kami nakapasa. Pero yung third honorable mention namin, siya lang yung nakapasa. Oo, di ko ano. Hindi kami pinalad. Anyway, so ayan. Ganda. Pero at least sa batch namin, merong yupin yan, diba? Oh, upkat. Ayan, diba? Ito, recognition to. Before na, after ng graduation, recognition. So, I back there, best in science, best in English, and service award. Gusto ni English? Di ko alam. Kasi marami kaming best in English noon. Di ba basta best in English? Dapat, pag best in English, dapat isa lang. Pero di ko alam bakit tatlo. Basta yung ano dito, best in English, best in science, tapos service award. Service award kasi of course, di ba, nasa service tayo. Always, pag inuutusan tayo, yes, on the go tayo dahil. And eto yung ano, nung time na nag-ano na ako sa, actually, nag-start ako mag-aral sa Leyte Normal University. It just so happened after like, 2013, that was year 2013, November 8, nagkaroon ng Yolanda. That's why I came here in Cebu. Napunta ko dito sa Cebu at nagpatuloy ng pag-aaral ko dito. First sem, nakapagtapos ako ng first sem sa Leyte Normal University. And makikita nyo yung ano ko. Actually, nahihiya talaga ako every time nasusunod ako sa uniform ko. Kasi yung collar ko is pang babae. Yung pinaano ko, yung ang tawag dito, yung pinatahian ko, hindi pa na siya nakapagtahi ng panglalaking ano. Kaya na iba yung collar ko. Kaya every time na papasok ako, sasabihin ng mga classmates ko, ayan o, yung collar mo pababae, may cleavage. O, ayan o. That's why I always wear like t-shirt para at least hindi halata. Pero halata talaga pang babae yung collar niya. Anyway, at wala pa akong kain dyan. Ang payat ko talaga sa una. Very mapayat siya. Kasi,
natutulog na ako. Kasi mga paperworks and ganun, tinatapos ko talaga. Pero sometimes naman, pag may time na hindi ko gustong tapusin, tapos tagka-cram na tayo before the deadline na, the day before the deadline, dun tayo nagkukugi, nagsisipago po kasi malapit na. Ayan, actually, malapit na yung pasahan. Tapos, I remember, yung baon ko sa una is 50 pesos. Nababaon na ako ng kanin. Tapos, yung binibili ko lang tawag dito, ulam is like 10 pesos, 5 pesos, ganun. Okay yun sa akin. And then, ayan. Na-miss ko lang. Actually, marami pa siya. Marami pang mga old photos. Pero wag na, oy. Kasi, cringe. Anyway, so ayan. Thank you so much for watching. Siguro meron pa tayong part 2 nito. I hopefully, if gusto nyo, just comment down below kung gusto nyo ng part 2. Pakita nyo yung mga old photos ni JING ASTOR. Kaya, ayan. Na-share ko na kung paano naging JING ASTOR is si JING ASTOR. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video and please don't forget to subscribe to my channel and please hit the notification bell para tis ma-update kayo every time I post my new video. Bye everyone! See you in our next video.